sa mga ka-grower, meron na ba kayong tanim na talong sa inyong bahay or sa inyong backyard? So, sa hindi nakasunod sa ating mga videos mga ka-grower, meron tayong i-update. So, ang variety nito mga ka-grower is Morina F1. So, ito yung Morina F1 mga ka-grower. Nag-start na namulaklak at meron na ding bunga. So, ito. After transplant mga ka-grower, sa ating Morina na variety na talong, 46 days na po ito mga ka-grower after transplant. So, ang i-update natin ngayon mga ka-grower ay paano mag-pruning. So, second pruning po ito mga ka-grower kasi mas mahalaga po ito mga ka-grower sa ganitong stage na malapit na natin paramihin yung bunga. Kasi kailangan na natin na magtanggal tayo ng sanga na hindi dapat na buhayin at mag-pruning din tayo ng dahon. So, bakit ba kailangan ng pruning mga ka-grower? Pag hindi tayo magtanggal ng dahon mga ka-grower at sanga, tulad dyan mga ka-grower, ito. So, pumayat yung mga bunga niya mga ka-grower. So, mas madali yung paglaki ng bunga at mas lalong humihingi yung ito mga ka-grower. So, itong sanga na itong dalawa mga ka-grower, yan, ito, mas mabilis yung manghingi ng mga minerals mga ka-grower. Kasi mas malapit ito sa, yan, mas malapit po yan sa lupa. So, ito yung first na manghingi ng minerals. At ito namang dahon mga ka-grower, ito, itong mga malaki na dahon, yan ang mas lalong malakas manghingi ng mga binigay natin na abono. So, yan mga ka-grower. So, sa pesticide naman mga ka-grower, mas malaki din yung bagay na mas kunti na yung mapagtaguan ng mga insekto. At sa insecticide, makalis po din tayo sa mga pag-spray kasi kunti-kunti na yung dahon na pag-spray natin mga ka-grower. So, pakita ko ngayon mga ka-grower kung paano ba mag-pruning ng talong sa ganitong stage. Kasi, nag-start na talaga na magbunga mga ka-grower. Halos lahat na itong ka-grower. Yan. Para maka-harvest na tayo kunti-kunti para hindi masayang yung panahon mga ka-grower. Pag hindi natin tanggalan ito ng dahon, mas madali po yung paglaki ng bunga. Yan. At kukunti din yung pulaklak. So, start tayo mga ka-grower. Ito, dito tayo sa kanina. So, ito yung pinakita ko na dalawang sanga mga ka-grower. So, ito. Sa explanation ko mga ka-grower, ito yung first na manghingi ng abono at first din na tanggalin natin na sanga. So, ito yung mga ka-grower. So, itong sanga mga ka-grower, kailangan hindi natin abot na ito sa main na puno mga ka-grower para hindi matakbuyan ng mga fungus. So, dito lang tayo sa pag mag-cut tayo mga ka-grower, dito lang. Wait. Okay. So, dito natin i-cut. So, dito. Dito mga ka-grower. So, yan. Ganun mga ka-grower. Yan. So, next, tanggalin natin ito mga ka-grower kasi malakas ito mang hingi ng abono. Yan, hanggang natin yan. Ito, so, ito namang sanga mga grower. Pag nakikita ito yung mga grower, itong malaking dahon na yan at ang kasunod ay yung sanga. So, kailangan ito tanggalin natin mga grower. Cut natin ito. So, dito lang tayo mag-cut. Yan.
At sa next naman mga ka-grower, tanggalin din natin ito para mas mabilis talaga na maglaki yung bunga at mas mabilis yung paglaki ng talong natin mga ka-grower. So, tanggalin natin ito mga ka-grower. Ito, nakita niyo mga ka-grower sa baba. Yan, ito. Tanggalin po yan mga ka-grower. Yan. Yan. So, ito. Kailangan tanggalin ito mga ka-grower sa pag nakita nyo na ganito yung sanga mga ka-grower, sanga, dahon, tanggalin ito mga ka-grower, itong dahon. So yan, para mas mabilis yan lumaki yung sanga at mas mabilis yung lumaki din yung bunga. Yan. So ito naman mga ka-grower sa itaas, ito, ito sanga. Sanga po ito mga ka-grower, sanga. Ayan. Sa ibaba is dahon. So, tanggalin naman natin ito mga ka-grower. Ayan. Okay. So, ito. Nakita nyo mga ka-grower. Ito. Ito. Ito, sanga. Sanga po ito mga ka-grower, sanga. At dahon. So, sa ibaba po siya ng sanga. So, pag ganitong stage mga ka-grower, ang unang manghingi ng abono as itong dahon na malaki. So, ito. Kailangan para aangat yung abono na mabilis mga ka-grower dito sa mga bunga, sa mga bulaklak, kailangan tanggalin natin itong dahon. So, itong ka-grower. So, hindi lang natin direct dito sa puno mga ka-grower, baka mapunggos. So, dito lang tayo mga ka-grower. Yan. So, ito naman mga ka-grower. So, ito. Sanga. Sanga ito mga ka-grower. Sanga. Sanga. Dahon. So, sa baba, dahon. So, tanggalin natin ito mga ka-grower. Para mas mabilis talaga mga ka-grower. Tulad nito mga ka-grower. So, malayo po yung sanga mga ka-grower. At mababa yung dahon. So, tanggalin natin ito mga ka-grower. Yan. So, mas marami talagang dapat tanggalin mga ka-grower. Pag ito naman mga ka-grower, kasi bata pa itong sa itaas mga ka-grower. So, itong sanga, sanga at dahon. So, mga hayaan na natin ito mga ka-grower. Abot ito na mga 2 weeks. So, tanggalin naman natin itong sanga. Ay, sanga. Yung dahon mga ka-grower sa ilalim ng sanga. So ito mga ka-grower, tanggalin natin ito mga 2 weeks. So yan mga ka-grower. So yan lang ba yung sa isang talong? So kailangan talaga mga ka-grower is maintain lang yung pag pruning para ma-maintain din natin yung paglaki ng bunga ng talong. Pero mas mabilis yung paglaki. So mas mabilis din tayo maka-harvest. Ito mga ka-grower. Dahon, dahon, dahon sa baba, dahon, dahon. Tanggalin natin ito lahat mga ka-grower kasi walang sanga dito mga ka-grower. Yung sanga dito, so walang problema yan mga ka-grower kasi mas malaki yung sanga. Pag payat naman yung sanga mga ka-grower at abot dito, ito, kailangan talaga natin tanggalin. Tulad nito mga ka-grower. Tulad nito, payat. Hindi talaga yan lalaki at hindi din yan lumaki yung bunga pag may bunga. So ito, tanggalin natin ito. Yan, cut ito. Yan, ito. Yan. Okay, kabila naman ito yung mga maliit na manghilingi din yan ng mga abuno. So ito, tanggalin. Tanggalin ito. Yan. Ito. Ito mga ka-grower, pakita ko naman sa inyo. So ito. So itong malaking dahon, tanggalin din natin ito mga ka-grower. Ito. Itong dahon na ito. Sanga, ilalim ng dahon. Walang problema yan mga ka-grower kasi malaki na yung nasa itaas. Pag mag-count tayo mga ka-grower pag sa ilalim ng sanga, kailangan
abot ito ng 5 ng dahon. So sobra na yan mga grower. So sobra ng 5. So cut natin to. Yan. So next, para may reference talaga kayo mga grower. So ito cut. Cut natin ito. To, itong maliit na sanga, tanggalin natin 'yan. Cut. To. Cut. To. Maliit na sanga na manghingi din ng mga abono. Cut din natin 'yan. So itong mga maliit na dahon na malayo sa sanga, cut din natin 'to. To. Ito mga grower, cut natin 'yan. So ito mga grower, obserbaran natin 'yon. Observe natin ito mga grower. Pag maliit na ito na klase na sanga, tanggalin din natin 'yan. So cut. Ito mga grower. Yan sa ilalim ng sanga. So ilalim ng sanga. Yan, cut din natin 'yan. Okay. Ito. So sana nakikita niyo mga grower. So malaki yung sanga dito mga grower. So ito yung first na sanga. So kailangan mga grower tanggalin ito natin mga grower kasi sobrang lapit na ito sa puno. Puno na malapit sa lupa. So cut natin itong mga maliit na sanga. Yan. Kasi malakas na yan manghingi ng abono. Cut natin ito. At ito makagrower, itong malaki makagrower na hindi na ito kailangan natin buhayin. Yan. So cut natin ito makagrower. Cut. Cut. Sa ilalim ng sanga na dahon na malaki. Cut. Ito. Cut natin ito makagrower. Yan. So ito ilalim din ng sanga. So malaking dahon yan makagrower. Yan. Cut natin ito. Yan. Ito. Ito mga maliit na sanga. Yan. Okay. So, every 2 weeks mga ka-grower, maintain tayo ng pag-pruning sa mga ilalim ng sanga tulad nito mga ka-grower. 2 weeks pa natin ito tanggalin mga ka-grower. Yan. Ito. 2 weeks. So, cut. Cut. Yan. So itong sanga nito mga grower, tanggalin natin ito. Yan. So ito lang yung buhay natin ito. Ito. Cut. Cut. Yan. Sana yung video natin mga grower ay makatulong sa inyo at makakuha din kayo ng tips or idea. Para may maganda talaga tayong harvest. Kasi nag-start na talaga yan na maraming bunga mga grower. So mga next week mga grower, mag-apply po tayo ng pamparami ng bulaklak. So na-observe ninyo mga grower, normal lang yan na bulaklak. So sa puno niya mga grower, normal lang na bunga yan mga grower. Yan. Kailangan mag-spray tayo ng pang marami ng bulaklak, pangpakapit at pangpa rami ng bulaklak. So yun mga grower. So salamat mga grower at abot kayo ng ganito kalayo na video. So yun lang mga grower yung bagong update natin.